Simpleng pagluto ng champorado. Gamit natin kaning lamig, kokwa, lalagyan natin ng konting gatas. So ito, mabilis lang to, tsaka madaling lutuin, lalo na pag nagmamadali kayo. Kung meron kayong kaning lamig dyan sa inyong frigider o kaya sa inyong bahay. So magpakulo tayo ng tubig. Ano? Sa isang tasang kanin, usually mga dalawang tasa naman ng tubig. Pero depende na sa lapot o labnaw na gusto nyo. Okay, so meron akong kaning lamig. Ilalagay natin dito sa ating kumukulong tubig. So hayaan lang natin siya na lumambot. Parang lugaw. Actually, sa lugaw, ganito rin ho ang ginagawa para mabilis maluto yung ating kanin. Kasi minsan, pero pwede rin kung gusto ninyo, eh hilaw na, bigas na ang inyong lulutuin. Tapos, hayaan yung lumambot. So ito, palalambutin natin ng mga 5 to 10 minutes. Habang pinalalambot nyo, pwede nyong lagyan ng konting asin. Siguro, ano, sabi nga eh, kapiranggot lang na asin. Actually, pwede nyo itong itweak. Pwede rin gamitin ninyo kung wala kayong kaning lamig at malaki pa ang oras ninyo. Pwede rin yung malagkit na bigas. Pwede nyo pang lagyan ng pandan. At pwede din oatmeal. Yan. Bakit natin lalagyan ng kokwa? So, hayaan muna natin siya. Sabi nga natin, lagyan natin ng kapiranggot na asin. Diba? Minsan pag nagsasaing tayo, minsan nilalagyan na natin ng asin. So, malagkit na bigas, pwede, pandan, oatmeal, tubig, depende sa gusto nyong labnaw o lapot. Actually, ang pwede pa nating i-tweak dito, pwede rin lagyan nyo ng gata ng nyog. Pagdating naman sa milk, pwede pong fresh milk, evap milk, condensed milk. Pero pag nag-condensed milk kayo, konti na lang asukal ang ilalagay ninyo. So, lalagyan na rin natin. Eh, dahil luto na nga tong ating bigas, pwede na rin tayong maglagay ng konting asukal. Yan. So, basta, palambutin nyo lang muna. Yan. Mamaya nyo na timplahin. Mamaya na rin po natin ilalagay yung ating cocoa powder. Alam nyo po, yung cacao, yung cocoa natin galing sa cacao fruit. So, eto. Eto po ang itsura. Ang ginamit ko po, tableya. Pero meron ding mga cocoa powder. Ito po ay diretsyong galing sa cacao. Isa po itong prutas na maraming buto sa loob. Ang ginagawa po, tinutuyo yung mga butong yon. Tapos pag natuyo na, niro-roast. Tapos i-grind na nila. So ang finished product natin ay yung cocoa powder or yung matatawag na tableya. Ngayon, yung mga binibili nating chocolate bars, may mga halo na ho yun. So ang sinasabi natin, ang mga masustansya ay yung mismong cocoa at saka yung dark chocolate. Yan. Alam nyo ba't masustansya ang cocoa powder? O kaya eh, yung ating dark chocolate. Kasi marami siyang phytochemicals tulad ng flavonols, flavonoids, theobromines, procyanidins. Alam nyo po yung cocoa, marami ho yung polyphenols. Mga antioxidant ho yan, laban sa pamamaga. So, nagpapaganda ng daloy ng dugo. Tapos, nagpapaganda din ng inyong blood pressure, tsaka ng inyong cholesterol. Yung cocoa powder at dark chocolate, eh, pinagaganda po ng flavonols, yung nitric oxide level sa ugat. So, mas yung muscle dun sa ugat, mas nagagawa niya yung trabaho niya. Pero kapag na-process na yung mga chocolate bars na binibili nyo, eh wala na hong gahanong flavonols yon. Kasi, chocolate na po yon, chocolate bars. So, tapos ang maganda pa dito sa ating cocoa, ito po tableya. Pag sinabing tableya, eh buo. Pero meron din po mga cocoa powder, ano po. Maganda po ito sa ating puso, sa ating utak, iwas stroke, iwas heart attack. Pero, one serving lang ng dark chocolate or cocoa per day. Tapos dun sa mga sa mararaming research, kailangan pa po yung makita nyo na talagang yung flavonols ay nagpaparelax ng muscles sa ugat. Kaya gumaganda nga yung daloy ng dugo. At alam nyo ba,
Nakakatulong sa mood, pangpababa ng stress, mas kalmado at mas kontento ang mga kumain ng kukwa. Ayan, o kaya kukwa powder or yung mga tableya. Anti-cancer, mataas sa flavonols, antioxidants, pero more pag-aaral pa. Pero alam nyo, super fruit nga ang tawag nila dun sa cacao tree eh. Meron din tong theobromine, tsaka theophylline. So baka maganda sa hika. Ang pinag-uusapan ho natin, dark chocolate. Ha, huwag kayong malilito. Or cocoa powder, or tableya. Hindi po yung chocolate bars na nabibili natin sa mga supermarket natin. Ang ginamit naman natin dito, white rice. Pagdating naman ho sa rice, ito, ipaliwanag ko lang, baka marami kayong katanungan. Usually, dalawa lang po ang kategorya ng rice. White rice at brown rice. So, yung mga nakikita nating red, purple, black, under brown rice po yun. Ang kanin kasi, 70% water, di ba nga? Pag sinain natin, puro tubig. Tapos, ito nga ang ating itong ating champorado eh, puro water din. So, ang kanin, carbohydrates. So, may starch. Alam nyo po, yung mga buhaghag na rice, yan, mas actually sila yung mas matagal ma-absorb ng ating intestine. So, mas maganda yung labas ng sugar o yung paglabas ng sugar dun sa ating mga cells. Oo. So, mas maganda yung brown rice. Kaya, pag nagcha-champurado ho kayo, pwede nyong i-mix. O pag nagsasain kayo, pwedeng mix white rice and brown rice. Pero, di ba, ang Pilipino, mahilig dun sa tinatawag na malagkit na bigas. Nako, yun ho, mabilis matunaw. Kaya biglang shoot up yung blood sugar ninyo. Yung mga ginagawang kakanin. Kaya ayaw ipakain sa inyo ng inyong endocrinologist yun. So, para nga, mas makakain kayo, mas healthy, pwede nyo pong i-mix white rice sa brown rice. Yan. Tapos, ang maganda po, yung brown rice, mas maraming antioxidants. So, yung mga makukulay na rice, mas marami pong antioxidants. So, yung mga red rice, brown rice, black rice, nandun po talaga yung mga tatawag na lignins at saka ferulic acid. So, nandun po. And ang isa pa pong ilalagay natin, yung ating milk. Siyempre, milk source ng protein. Baka sabihin nyo, itong niluluto natin, wala man lang protina, may carbohydrate na tayo, yung milk ang magiging source ng protina natin. So, ang ating milk, meron po siyang vitamin B12, calcium, B2, marami din. Phosphorus, calcium, potassium, magnesium, kaya nakakatulong din sa inyong blood pressure. Ano? Ang rule lang sa pag-inom ng milk, in moderation. Lagi naman in moderation. Huwag hong sobrang daming milk. Kasi baka sabihin nyo, nako, kaya ako nagka-acne. Kasi may mga ilang pag-aaral, nakikita nila baka daw nagko-cause ng acne. O yung iba naman sabihin, nako, doc, yung milk, hindi ba nagko-cause ng prostate cancer? So, para po hindi kayo mag-alala doon, ang rule lagi pag kumakain, moderation. Tamang dami lang. Okay. Yung mga fresh milk natin na nabibili, pasteurized na po yun. Ibig sabihin, wala na mga bacteria, namatay na po yung bacteria. Yan. Tapos ilalamig, sa high heat po yun, tapos ipapalamig nila para wag masira agad yung inyong milk. So ito, nakita natin, ano, 5 to 10 minutes. Diba sabi ko, kaning lamig, pwede nyo rin itong gawin sa inyong lugaw. So malapot na siya. Sa akin, okay na yung ganitong lapot. So, pwede na ho nating lagyan itong ating tableya. Ilalagay ko dalawang tableya. Yan, natutunaw na siya. Meron din cocoa powder. Yes, actually, depende kung gano'n nyo kagustong chocolatey yung inyong niluluto. Sabi ko nga, yung labnaw, kayo na ho ang magdi-decide kung gusto nyo malapot o malabnaw. Pagdating naman sa chocolate flavor or cocoa flavor, kayo na rin ho ang magtansya gano'ng karaming cocoa ang ilalagay nyo. Kung more chocolatey ang gusto nyo, edi damihan nyo yung inyong powder tsaka yung inyong cocoa. Pero kung katamtaman lang
Pwede na po isa, dalawa. So, timplahin nyo po yan. Yan, hindi ba? O, within 5 to 10 minutes, lalo na pag umuulan o malamig, o kaya biglang dumating yung mga inyong anak galing sa school, pang merienda. Pero, ang ating champorado, maganda din ho itong almusal. Alam nyo kabagay dito, nababagay dito. Kung may natatago ho kayong tuyo, o kaya dilis. Actually, meron akong tuyo at dilis dito, di ko lang nailabas. Or kaya beef tapa, maganda din. Yan. So, halo lang ho ng halo, parang gumagawa din ng lugaw para hindi manikit sa ilalim. Tapos, lalagyan nyo na ng desired sweetness o sugar. So, bahala na ho kayo kung gano'ng karaming sugar ang gusto ninyo. Yan. Sa akin, pwede na yon yung ating sugar. Tapos, pag ihahain na, lalagyan na ho natin ng fresh milk. O, diba? Within 5 to 10 minutes, meron na ho kayong pangpakain sa inyong pamilya. Kung meron pa ho kayong oras, pwede kayong magbusa o mag-init ng dilis, tuyo, or tapa. Pang-almusal, pang-merienda, or pagbiglang nagutom. Ito po ang mabilis-bilis iluto. So, ang ating kokwa, pag-usapan natin ha, kokwa and dark chocolate, considered siyang superfood, superfruit. So, maganda po. Maganda din sa ating katawan. Maraming salamat.